nito almost 30 years na, 1996. Nagumpisa na sa animal snake, ano, snake bite, tsaka sting, nakapatente sa Amerika. Then sumunod yung three major diseases, influenza, dengue, at tsaka HIV. Nagrat itong patent na ito sa Amerika. Inaral din natin yung mekanismo ng ating ingredient, ng mga gamot. Imagine pati nga yung HIV, no? Na galing na kung saan-saan, binigyan na ng taning isang buwan na lang ang buhay. Buhay, up to now, buhay. Okay. At ngayon, nagdadatingan, pati yung mga COVID-19 na patient, nabubuhay. Ako, medtech, board passer din ako sa medtech. Nagtuloy sa medisina. Hindi ko pa nakita yung ano, yung test na yan. Pagdating sa result, isang linggo, nagkataon na meron akong pasyente na ginagamitan ko itong antiviral. Actually, yung booster na yun eh, saka na natin discuss. Yung antiviral, itong gamot na ito, napakarami. Yung kanyang scope ba, napakalawak ang scope niya. Kaya yung binabanggit nyo, chikungunya, meron yan. Talaga naman. At ipapakita ko sana yung references kung bakit kaya niya ito. Eh, walang nakikinig. Dahil ang sinasabi nila, pag nakita nila yung composition daw ng technology nito, nakita na corticosteroid agad, pronouncement, nagko-contribute yan sa immunosuppression, ganyan, cautious sila dapat. Nandito ang ano, nagbigay ng pronouncement ang dapat authority na ganun na lang. Hindi po ganun ang ibig sabihin nitong technology na ito. Para may paliwanag ko sana kung paano ginamit ito, ang layo ng kanilang ano, pagkakaintindi. Akala niya kung napag-aralan sa ano, corticosteroid, the long run, kakanaga. Tama naman. Pero at what dose, kaano ang frequency, saan ginamit, paano ba? Yun ang ano doon. Yung paggamit ang mali. Otherwise, kung mali from the start yan, o kaya hindi na ano, binan na sana dyan sa market, hindi naman addicting, hindi naman prohibit. Kasi sasabihin ko sa iyo, i-discuss lo ito. Kaya nga, yun ang, I will just refer it to the patent. Itong COVID na ito, nagkataon na may pasyente ako, sabi ko nga, tumawag siya. Doc, sabi niya, may hawak ako itong gamot mo. Itong kapatid ko, itong pasyente ito, nag-consulta sa isang medical center sa Manila, inauwi. Hindi niya ano yung kanyang severe headache. Ako naman, ano ba ang mga laboratory na ginawa na sa'yo? Ganito, Doc, sabi niya, x-ray ako. Tapos nagkaroon ng ano, blood test, ganyan. Kinuha na ako ng swab for ano yan, COVID. Ang advice ko lang eh, huwag kang lumabas na against medical advice. Ang gawin, baka pwede, sabi ko, baka pwedeng mag-request ka na sa bahay ka na lang mag-self, ano, quarantine. Pag nandun ka sa bahay niyo ako, just let me know. Ibigyan kita ng instruction. O, sige. Meron ka na bang ano? Subukan, ano, pilitin mong kunin yung laboratory ng result ng radiology, ng ano, x-ray. Lumabas, right pneumonia. Kailan daw lalabas yung ano, took mga less than a week time, Doc, sabi niya, yung COVID test. And it, binigyan ko na siya ng ano, instruction, nagbigay na ako ng ano, dose, 72 hours. Makikita nyo yung ano, yung progress niya na talagang marked improvement na. Magaling na ako, sabi niya. Bakit mo masasabi? Okay, ganito, appetite ko, nawala na yung severe headache ko, lahat-lahat. Back to normal. May pangamba na ako na ano. Alam mo, nandiyan ka rin lang yung ano, bigyan mo na yung mga pamilya mo. Seventh day, lumabas, binigyan niya ako na ano. Anong resulta? Positive. Dahil nga sa potential nitong gamot na ito, I am more than confident na kaya niya. Hindi po, di bagong sakit niyang ano, yung corona, hindi bagong nasa libro yan. Bakit niyo po nasabi? Medtech pa na ako, nakita ko na yan eh. Oh, graduate ako na Far Eastern University. 76 graduate. Ano po nangyari si pasyente? Buhay na buhay. Binigyan siya ng antibiotic take home. Kaya lang, ang problema, it seems na hindi niya matolerate. Dahil nagsusuka siya. Sabi ko, para hindi naman masyadong ma-stress ito. Ang gagawin mo, kako, i-reduce nga natin, subukan natin, after meal mo, subukan mo, hatiin mo. The following day, ganun pa rin ang reporting niya. Doc, hirap ako, sabi niya, hindi ko makayana. Okay, totally hold natin muna yan. Ano ba yung principle ng gamot na ito na pinaghalo mo? Ang sinabi ng isang researcher noon, hindi pwede. Bakit? Merong isang enzyme na hindi present sa animal. So, it is only present in human plasma. Injectable pala yung gamot. At sa for 30 years, marami nag-survive. At then, pinag-uusapan natin yung ENCO. At tinatanong po namin kito, nagbigay siya ng isang pa-family na ika nga na hospital, positive, at yung gamot ay sinubukan, nag-okay daw po. Yung legality sana ng
Prada approved drugs ito. From there, na protocol, wala nang patutunguhan to dahil nagkomentaryo na sila. Wala na talagang drive na ituloy pa. It is only this time because of the magnitude. Sabi niyo, Doc, hindi bago ang sakit na ito. Sa references na tinitingnan, you should identify yung klase ng virus na sinasabi. Itong gamot natin na nilalagay is viricidal. Na-classify na itong mga viruses na ito eh. Itong pinagbatayan namin dahil ito yung mga kaso noon na meron dito sa Pilipinas, nag-concentrate kami sa flu, sa dengue, flavivirus, HIV, retrovirus, influenza, orthomyxoviruses. Pagdating dito sa pinag-uusapan na pandaigdigang problema, coronavirus, yan nga sinasabi na, SARS. Ito ang tinatawag na virus family. Pamilya siya. Ang medically important virus na meron yon dito sa family ng corona. Yun nga, coronavirus. Ito, COVID. Hindi ba sabi nila? Coronavirus disease 19 dahil 2019. Long time ago, na-classify na ito. Ano ba ang general characteristic? Bakit kayang-kaya nitong gamot na ito? Karoon ako na isang konkretong kaso na nandito dokumentado. Talagang tugma ito, sabi ko. Nakita nito, tsaka alam naman namin na, ang problema lang, saan kami kukuha ng isang kaso, hindi pa ako nakakita ng kit. But now, mekanismo. Simple lang ang mekanismo. Napakasimple lang. Kung alam mo ang mekanismo nitong mga 70% alcohol, ang epekto, mabubuhay ang pasyente. Sa sakit? Okay, mayroon silang common structure sa alcohol. Pwede pong gumawa ng executive summary kung nga kinakailangan. At kung yun ang magiging daan para maiparating itong effectiveness, gagawin po natin kasi marami na pong namamatay. Kung meron naman palang prevention, pag-aralan ng gobyerno, tama. Para hindi naman napaparalyze ang ating pamahalaan dahil hindi naman mauubos ang pere. Pero we have to talk now about the prevention. Yes. PUI ka pa lang, dapat napiprevent ka na. Pagdating sa therapeutic level stage. Iyan na yan. Kung ang isang pasyente o ang isang tao ay pinaghihinalaan, ang tawag po natin dyan ay person under investigation. Wala bang magaling na inventor na doktor sa Pilipinas na pwedeng bigyan ng tsansa ng Department of Health at ng DIPAD na katulad ni Dr. Willie Pabunan. Kung malakas at maganda yung resulta ng gamot ni Doc Willie, may gagaya niyan eh. Kung naglalabas ang pronouncement ng Food and Drugs at DOH, like for example, itong tinatawag na Prodex B, hindi po yung kasali, katugma dito po sa gamot ng Pabunan antiviral injection. So, ginamit ito. Wala naman daw side effect yung ginamit. Saka sinasabi ng tao, ba't iintayin pa namin maging confirmed COVID? Kailangan na namin mapalakas yung katawan namin. Correct.